Okay guys, ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing tayo dito sa ino-order ko galing ito sa Lazada. Bali, ang nag-deliver nito is Ninja Van. Ninja Van yung nag-deliver nito. Itong unit na to is Powerbeam Ginto 5EC. So, i-unbox natin to. Pagkatapos mag-unbox, configure natin to. Ito yung ikakabit ko sa kabilang barangay. Bali, ang configuration nito is station. Umpisahan na natin mag-unbox. I-assemble natin to, tapos i-configure natin ito into station. Okay guys, umpisahan na. Ito na yung box. Yan, Powerbeam EC Ginto. Okay guys, ito na yun guys. So ito yung power cord. Ito yung bolt and nut. Ito yung power supply niya. Ito yung power supply is gigabit na po ito. Ito yung antenna feed. Tapos, itong pinakadulo niya, pinaka ano niya, ito yung rear housing. Simple lang to guys. Bali, ang gagawin dito, buksan lang ninyo ito. Tapos, pag nabuksan na niyo ito, ito yung pipindutin ninyo. Puhugutin na yan. So, ito yung rear housing, ito yung antenna feed. So pagbalik ganyan, kasi ito yung pinaka-lock niya. So pagbalik mo ng ganyan, ayan, hindi na yung mahuhugot kasi nagla-lock dito. So ang gagawin ninyo, i-press nyo lang yung lock, tapos huhugutin. Adjustment bracket. Ito yung mounting bracket. Ito yung antenna reflector. So, ang gagawin natin dito, i-assemble natin ito. Pagkatapos i-assemble, i-configure natin. So, unang gagawin is adjustment bracket. Meron siyang mga butas dito. Itapat lang po itong mga lock. Itong. Meron siyang mga guide na magla-lock dito sa butas. So, itapat nyo lang. Pag natapat na, iikot mo lang para malock. Lock na siya. Tapos tatanggalin na itong antenna feed. Ilalagay itong rear housing dito sa likod. Ayan. Nakabit na yung rear housing. Tsaka ito yung pinaka ano niya, yung may bubbles na ano. Ayan, makikita ninyo. So, makikita ninyo yung bubbles. Yan, nagmo-move yung bubbles niya. Yung blue na yan. So, kailangan, pag nasa taas kayo, nasa gitna yan. Para level yung antenna feed ninyo. So, nakabit na yung rear housing. Pwede na ito ikabit itong antenna feed. Yan. Yan. Itong mounting bracket, so ganito lang yung paglagay guys. Mayroon tayong makikita dito. Yan, ito. Ito yung makikita natin. So dito natin yan ilagay. Yung pinakabuto. Magkabilaan yan. Dito. So ganyan lang po. Ilagay natin. Itapat natin ng ganyan. Tapos slide. Itong mahaba na bolt, ito yung ilagay natin. Itong dalawang mahabang bolt, ito yung tinatawag na long carriage. So dito natin lalagay yung mahabang bolt. Ganyan. Tapos ilalagay natin itong pull clip. Ganyan.
Tapos lagyan ng nut. Itong dalawang nut ilagay natin. So ganito lang kasimple guys. So pag nalagay na yan, saka lagyan ng mga bolt. Bali magkabilaan po yung bolt dito. Apat na magkabila ang bolt. Okay na. Ganito na yung forma guys. Ganyan. Ganyan yung forma. Saka meron tayong makikita dito sa dito. Ito yung makikita natin. Pag sinilip natin ito, meron tayong makikita na number dyan. I-adjust natin. So, mula sa 0, negative 0 up to negative 20, tsaka from positive 0 up to 20. Yung pinaka 0, yun yung pinaka straight na direction sa antena natin. So, kayo nang bahala dito mag-adjust guys kung gusto niyo yung direction niyo pataas. So, adjust lang ninyo konti. Tapos yung direction niyo pababa, adjust lang konti. So, kayo nang bahala. Yan lang po ang assembly natin. Pupunta na naman tayo dito sa configuration. Okay. Ito yung unang gawin natin. Ito yung power supply. Ito yung POA. So, i-plug natin yung power supply dito sa cord. Ganyan. Tapos, itong cord na to, ito yung ilalagay natin dito. Ang dulo, dito sa POA. Itong LAN papuntang computer. Ito yung LAN papuntang computer. Yan, yan lang kasimple guys. So, configure na natin ito. Una natin gawin, pupunta tayo dito sa network internet. Dito tayo sa local area. Properties. Internet protocol version 4. Type nyo lang ang 1.1. Pwede na yan, 1.1. Subnet mask. Tapos, okay. Punta kayo sa browser. Type ninyo ang company default ng UBNT. Enter. Tapos, proceed. Dito tayo sa select country. Punta tayo sa Philippines. Tapos yung language natin English. Tapos i-click lang itong I agree to the Ubiquiti network. Yan. Tapos continue. Tapos username, kayo nang bahala maglagay ng username. So, para sa akin, ang username na ilagay ko is Moisty. Password, kayo nang bahala maglagay ng password. Yan. Tapos confirm. Save nyo na. Yan guys, lumabas na yung dashboard. So dito tayo pupunta sa settings. So ang gagawin natin dito is station. So baling kukunikan ko is point to multipoint. Point to multipoint yung kukunikan ko. So dito na rin ako sa station, point to multipoint. Ang gagawin nyo, pipindutin nyo lang itong select. Ganyan. Tapos magse-search na yan. So, ito yung kukunikan ko ngayon. Hindi pa naharap ito sa pinaka-main. So, ito lang yung makukuha na signal. So, i-connect ko muna ito. Bago ito iharap sa access point. Yan. Tapos, lock to AP. So, pag naka-lock to AP, ito na yung lalabas. Ito na yung is ID ng access point. Kuha na natin. So, naka-registered na dito sa station natin. At saka ito yung MAC address ng access point. So, kailangan MAC address ng access point nakalagay dito. Pag napindot na ninyo yung lock to access point, ayan, nakalock na yan. So, lalabas na ito. Tapos, dito tayo sa antenna. So, ang ilalagay natin na antenna. So, napapansin natin dito, antenna is 400
25 dBi. So dito sa output power, ito yung output power niya. Yan. Nasa 5 dBm lang. Pero kung ilagay natin itong antenna natin dito sa feed only, so ito yung lumabas sa output power. Ayan. So i-volume natin yung output power hanggang 24 dBm. Yan. So pag malayo na yung pinaka-access point, so i-volume natin hanggang 24 dBm. Okay guys, kayo nang bahala mag-adjust dito sa output power. Kung malapit lang, so kayo nang bahala mag-adjust dito. Ang ilalagay ko dito sa output power is full volume ito, kasi medyo malayo-layo din to ang pinaglalagyan nito. Up to 6 km yung pinaglalagyan. So i-full ko na ito. So ganyan yung settings. So 6 km po. Tapos dito sa baba, itong WPE preserved key, ito yung pinaka-password ng ating access point. So ang gagawin natin dito sa password, kung ano yung password doon sa access point, ito rin yung ilagay ninyo dito. So ito yung password niya, secret na rin. Ayan, secret yung password. So huwag niyong kalimutan guys. So kailangan dito sa security, dito sa WPE2 pre-shared key, so titingnan niyo lang yung password doon sa access point ninyo. Kopyahin niyo lang yon, tapos ilalagay ninyo dito para makakonek kayo. So pag nalagay na ninyo dyan, punta kayo dito sa baba. So ito na yung adjustment na para sa aking adjustment. Tapos dito sa AirMax Station Priority, click nyo sa gilid, may makikita kayo dyan. So kayo nang bahala magtimpla sa radio ninyo. Kayo nang bahala magtimpla. So para sa akin, dito ko ilalagay sa high. Ayan. Naka-high po yung settings dito sa AirMax Station Priority. At saka dito sa automatic power control, pwede rin ganyan lang yan. Wag na ninyong galawin. Pero sa akin, ino-off ko yan. Ganyan. Naka-off siya. Kasi doon sa access point ko, naka-off din yun. So, kailangan kung anong configuration doon sa access point, so sa station, ganon din yung configuration. Kung ano yung settings na nandoon sa access point, dito sa station, ganon rin yung gagawin ninyo. Tapos, save na natin. Tapos, lilipat tayo dito sa network. Sa network, ito na yung setting dito sa network. Wala akong ginagalaw dito sa network, guys. Ituturo ko na rin sa inyo itong configuration mode. Dito sa configuration mode, meron nakalagay dito simple. Yan, ituturo ko sa inyo to kung paano tayo mag-adjust ng connection. Ayan, dito. Pupunta kayo dito sa simple. Tapos, pipindutin ninyo itong advance. Ayan. Tapos, dito sa advance, scroll lang ninyo pababa. Meron kayong makikita dito. Meron kayong makikita ditong traffic shaping. Ayan. Traffic shaping. Click ninyo yung traffic shaping. So ito lang gagawin ninyo guys. Dito sa add, ayan, pindutin niyo itong add. Yan. Pag napindot ninyo yung add, ito yung lalabas. Traffic shaper roles. So ibig sabihin, pwede ka mag-adjust dito sa itong mga box na yan. Pwede ka maglagay dito ng speed ng inyong internet na gusto ninyong ibigay sa client ninyo. So para sa akin, ito yung uunahin ko, ito yung interface. So ang interface, pag i-click niyo dito sa gilid, ayan, meron kayong makikita dito na wireless LAN at saka LAN. So dito ako sa LAN. Bali yung mangyari dito, pag itong LAN yung ginalaw mo, so LAN lang yung ma-adjust mo dito. Pero kung ito yung wireless LAN ang
ilagay mo. So yung dito sa box, wireless LAN din yun ang mag-function. So para sa akin, hindi ko nagagalawin yung wireless LAN para steady yung bato ng signal, para steady yung bato. So dito ko i-adjust sa LAN. Ngayon, ang gagawin ko dito is itong rate. So itong rate, bali ito yung download ng speed. So halimbawa, yung client ninyo is lagyan ninyo ng 10 Mbps. So ito yung ilagay ninyo, 10 Mbps. So ibig sabihin, 10 Mbps, 10,000 kilobytes. So 10,000 kilobytes. Yung 10,000 kilobytes is equivalent of 10 Mbps. So itong burst, ang burst naman, so ito yung laki ng bandwidth na ibibigay mo doon sa client. Kung dito sa download, naglagay ako ng 10 Mbps, dito sa burst naman, 10 MB na rin yung nilagay ko. Pero depende na sa inyo. Pwede ninyo ito lagyan ng 1 Mbps o 1,000 kilobytes. Pero para sa akin, 10 Mbps rin yung ilagay ko. Tapos dito naman sa egress, so ibig sabihin yung egress, ito yung upload. Upload ng speed, depende na sa inyo kung anong ilalagay ninyo. Para sa akin, yung ilalagay ko dito is 10 Mbps din. So dito naman sa burst, sa egress, nilagay ko dito is 10 Mbps din. Ayan. Pero dito naman sa sa traffic shaper rolls, itong upload, pwede ninyo lagyan ito ng hanggang 2,000 kbps, equivalent of 2 mbps, kagaya ng globe. So pag nag-avail ka ng globe ng 15 mbps, so yung ilalagay nila na speed is 15, pero yung upload nila is 2 mbps lang. So dito, ito yung pinaka-upload, itong rate at saka balls. So kung maglagay ka ng upload dito na 2,000 kbps, so 2 Mbps lang. Pero sa akin, balance. Sa fiber, iba yung speed ng fiber kasi balance yung dalawa. Kung anong speed sa download, halimbawa 100 Mbps yung download, yung upload naman sa fiber is 100 Mbps din. Pag nagbigay ako ng speed sa client ko, so ganyan yung nilagay ko. Ano yung speed ko ibibigay? Halimbawa 5 Mbps. So, yung 5 Mbps upload, ang download ibigay ko is 5 Mbps din. So, para balance, para malakas din yun ang ano nila. Pero depende na sa inyo kung anong ilalagay ninyo dito. So, lahat ng client, ito yung gagawin ninyo sa lahat ng client. So, halimbawa, yung access point mo is 200 Mbps, tapos ibibinta mo 5 Mbps or 10 Mbps, is ito yung gagawin ninyo. Yung pinaka-access point ninyo is halimbawa 200 Mbps yung access point ninyo. So dito sa station, so ito lang yung lalabas. Kahit 100 Mbps pa yung access point ninyo, yung ibibinta ninyo ito lang. Halimbawa 10 Mbps, ito lang yung ma-access nila. Hanggang 10 Mbps lang yung client. Dito tayo sa IP address natin. So ito yung IP address, kailangan natin baguhin itong IP address na ito kasi ito yung IP address ng UBNT, ito yung company default nila. So kailangan natin baguhin ito. So para sa akin, ito lang yung ilalagay ko dito, 192.168.2.237. Tapos na yung lahat. So yung mga ganitong mga settings, huwag na ninyong galawin yan, guys. Yan yung mga settings na yan. So ang pinaka-importante, ito lang. Tapos save na natin. Yan, guys, naka-save na po. Ito yung IP address ko dito sa main, 192.168.2.2. yun yung IP address ko. Tapos yung nilagay ko dito IP address sa kinonfigure natin ngayon is 192.168.2.137. So nasa 2 na sila. So pwede na natin i-obtain yung network natin. Eto, dito tayo. Obtain tayo dito.
OP network, local area, properties, tapos internet protocol version 4. Tapos pindutin natin itong obtain. Ayan, naka-obtain na po. Okay, naka-obtain na tayo. So ibig sabihin, pag na-configure na yung station, tapos naka-obtain na tayo, so mayroon na tayong connection, may connection na tayo, ibig sabihin may connection na kasi naka-obtain na. So hindi na yung configuration natin sa network yung 1.1, naka-obtain na tayo. So pwede na natin i-open yung kinonfigure natin. So subukan natin i-open 192.168.2.237. Yan, tapos enter. Subukan natin kung ma-open na yung radio. Ma-open na yon kasi parehas na yung IP nila. Hindi na magkasalungat. Nasa 2 dot, yung min mo is 2.1. Tapos yung radio mo na kinonfigure is ganun din. Tapos i-browse na natin 192.168.2.237. Proceed tayo. Ayan, na-open na guys. So ito yung dashboard niya. So ngayon titingnan natin ulit. So dito tayo sa network, tapos na tayo sa network. Ayan, tapos na natin nalagyan. Dito tayo sa service. Huwag na natin galawin yung service. System. Ayan. Dito tayo sa system. So sa system, ito lang yung galawin ninyo guys. Itong device ni kung gusto niyo palitan. Sa akin, papalitan ko to na. Yan yung ipapalit to. Tapos, save. Ito lang yung ano, configuration natin sa station. So, ngayon, tingnan natin yung dashboard, wala pa. Hindi pa nakakonect. Ito, kahit itapat pa ito doon sa ano, doon sa access point, hindi pa rin ito makakonect guys. Kasi, ang pinakakulang natin dito, yung pinakakulang dito is yung MAC address. So, nakuha na natin yung MAC address ng access point. Ito yung MAC address ng access point at saka yung SSID, nakuha na natin. Password, nakuha na rin natin. Naka-registered na dito sa station natin. Ang kulang natin is ito na lang. Itong MAC address ng station na to. So, ang MAC address ng station na to, ito yun guys. Yan, ito yung MAC address ng station. So, ang gagawin natin dito is copy. Ayan. Tapos, pupuntahan natin yung access point. So, 192.168.2.123. Yan yung access point natin. Dito lang tayo sa settings guys. Ito na yung access point natin. Na open na. So ito yung access point natin. Rocket Prism 5EC. So dito tayo settings. Tapos pupuntahan natin yung access. Yung ECL. Ito. Ito yung ECL. Pindutin natin ang ECL ng access point. So ito na yung lalabas. So registered natin dito sa box. Yan. Paste natin dito. Yan, naka-paste na. Tapos yung pangalan ng station natin is yan. Yan yung pangalan ng station natin. Tapos dito tayo sa pinakadulo, pindutin itong add. Itong add na to. Yan. So, pag napindot na yan, so ito na yung mangyari. Naka-check na siya. Ito yung MAC address, ito yung pangalan, dol-dol. Tapos, save.
So nakasave na. Tapos save na rin dito. So ibig sabihin, yung configuration natin dito is okay na. Yung MAC address ng station, nakasave na dito sa access point. Naka-registered na dito. So meaning yung region natin is ready to connect na. Pag iharap na natin yan, okay na yan. So titingnan natin yung station natin. Yan, ito yung station. So makikita natin dito yung ano, station na naka-connect na siya. Yan, eh connected na. So nasa loob pa lang tayo ng bahay, connected na siya. So ngayon, ilalabas ko ito. Papalitan ko ito ng mahabang wire. Ito na yung mahabang wire natin, guys. Ayan, papuntang labas. So, papalitan na natin ito. So, ilalabas ko na ito, guys. Okay. So, nasa labas na po yung radio, guys. Ah, nakaharap na yon sa access point. So, titingnan natin kung okay na yun. Okay, nasa labas na yung radio, guys. So, nakaharap na siya sa access point. So, titingnan natin. Login tayo ulit. Tingnan natin kung malakas na yung signal. Ayan, guys. So, yan na yung signal. Ayan, nakaharap na siya sa access point. So, ibig sabihin, connected na sila. Subukan natin speed test kung talagang effective ba yung sa station natin, yung binigay natin na 10 Mbps. So, subukan natin speed test yung radio natin. So, yan yung pinaka-speed niya. So, lumagpas pa siya. So, 10 Mbps lang yung nilagay natin, pero lumagpas siya ng 3. So, dito tayo sa speedtest.net. Subukan natin. Dito tayo sa speedtest.net. Subukan natin kung talagang accurate yung binigay natin na 10 Mbps ni client. Ayan. Yung ping niya is 21 Ms. At yung speed download niya, umaabot siya ng pabalik yan hanggang 10, kasi yun lang yung nilagay natin for 10. So yung 10 Mbps na nilagay natin sa advance pa yun. Tapos yung upload, so bumaba yung upload, 2 Mbps lang yung upload. Dito tayo sa PLDT Cebu, lipat natin sa PLDT Cebu. Yan, PLDT Cebu. Tapos, click natin. Ayan, mataas din. Pero, wala pa namang load, guys. So, pag loaded na yan, hanggang 10 lang talaga yan. Eh, wala pang load. Ganyan kalakas yung speed na mapapalo niya. So, wala pa kasing load. So, kayo nang bahala mag-adjust pag ganyan. Halimbawa, pag lumagpas, pero yung upload accurate naman, 10 Mbps. So, yung download niya, malakas pa rin. Kasi, ang pinaka-source nito is umaabot ng 100 Mbps. So, testing natin itong pinaka-main natin kung ilan. Yan. Ito yung pinaka-main natin, guys. Yan. Yan, guys, umaabot siya ng 33 Mbps. Tapos yung upload niya, yung shadow malakas, umaabot ng hanggang 70 Mbps yung upload. So, speed test natin ulit. Thank you. Malakas yung upload. Kasi yung pinaka ano rin doon, yung pinagkukunan is hanggang 200 Mbps. Tapos yung ano dito naman sa secondary is nasa 50 Mbps. Pag hindi loaded, masyadong loaded ngayon, so ganyan yung makukuha. Pero pag loaded,
ganyan lang kalakas yung mabibigay. So, sana marami kayong matutunan dito sa configuration natin. Paki-comment na lang sa baba, guys. Sana marami kayong natutunan dito sa Powerbeam Gen 25EC. Sana marami kayong natutunan sa configuration natin. At paki-share na lang po at like. At yung hindi pa naka-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na lang at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa next video ko.